siman. Ganito yung paglilinis ng auxiliary engine turbo filter. At saka auxiliary engine automatic filter. Anak, kung napapasin nyo, ito isa maganda. Ito. Tapos yung itong isa, yun o, medyo lumobo. Ibig sabihin, barado siya. Or madumi na talaga yung filter. Tapos hindi agad napalinisan, kaya ganyan ang nangyari. Bumaba siya. Itong ano na to, may ikot dapat ito eh. Yan o, may ikot yan eh. Para yung sludge at saka yung dumi, may tapon niya. Kaya ang tawag dito, automatic filter. Lube oil filter. Kung mapapansin nyo, meron dito mga hiwa o. Oh. Diyan papasok yung madumi na ano, na sediment na galing dito. Papunta dito. Tapos lalabas siya dito, silalim. Yun o. Kaya may butas yan. At ito, umiikot yan doon sa loob. Umiikot yan na parang ganito o. Oh. At habang umiikot siya, kung saan nakatapat yung butas, yun ang part na nalilinisan. So, ang sa nangyari nito, ang pagka-analyze ko dito, sa part na to, tumigil yung filter. Kaya yung part na to, laging barado. Kaya siya na ganyan. Ayun. Dahil barado na yung filter, mas malakas yung pressure ng lube oil pump, kaya niya sinira itong filter. Kaya yun. Kung na-band out na ganito na yung filter, minabuti na lang natin na baklasin na lang yung tatlo para malinisan. Ito ay kali sa number 3 generator, number 1, yung isa naman number 2. Kaya mangyayari dahil wala akong spare at kailangan paanda rin yung generator number 2. Please stop into filling this for service tank and you, okay? Now, because after we clean it, when this only this before departing, we're filling this dirty oil from this Okay. So, pinasasarada muna yung pagkakarga ng diesel oil doon sa service tank. So, tara, samahan nyo ako, isara yung pagta-transfer. Kasi yung way na pagta-transfer namin dito, dahil itong service tank na to ay naka-connect sa purifier, diesel oil at HFO purifier. Kaya ay kaysa magpapandar pa ako ng purifier, ay dahil yung purifier dalawa lang ginagamit yung sa HFO. Ngayon yung MDO HFO purifier bago ako sumampa, ginamit daw nila yon na backup pang karga dito sa HFO service tank number 1 ng main engine. So para hindi madumihan yung MGO service tank, so ang ginawa ko, naglatag ako ng welding pump. Kaya ito, nagkuha ko ng diesel dito sa MGO storage tank sa pamamagitan ng drain. Ito drain to eh. At gumamit ako ng welding pump. Kinarga ko dito naman sa drain ng MGO service tank para makargahan yung MGO. Ayun o. So, pinatigil na sa akin yung pagkakarga kasi navigation na naman daw kargahan. Ayun. Ang procedure na ito ay bawal pero kailangan natin gumawa ng hakbang na mas lalong makaiwas sa multa. Kasi pag nalaman ng authority ng ating MGO service tank ay madumi o maitim at nahaluan ng bunker, mas malaking multa ang mape-penalize natin. Kaya yung procedure na to ay ginagawa ito na hindi nakikita. Pero ganun pa man, unless na binabantayan at walang oil spill is pwede naman kasi approve naman to ng chief engineer. O sige mga kasiman, paklasin ko muna itong hose na to kasi nakapuno na, hindi naman puno, naka
60% na akong karga. So, para makapagtrabaho naman ako, stop ko muna itong pag-video. O, salamat mga kaibigan, ha, sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo kahit papano.